Para kay dating Pangulong Fidel V. Ramos, may pagkukulang raw ang local at national government sa paghahanda at pagresponde sa epekto ng bagyong Yolanda Anya. Mabagal at hindi organisado ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Pero giit ng palasyo, ginawa nila ang nararapat para paghandaan ng bagyo at harapin ang pinsalang iniwan nito. May report si Sandra Aguinaldo. Sadyang ang pambihira ang bagsik ng bagyong Yolanda, pero para sa isang veterano na sa kalabidad gaya ni dating Pangulong Fidel Ramos, sa dinami-dami naman ang matinding bagyong dumating sa atin, nakalulungkot na nangapa pa rin ang ating mga leader. Ayon kay Ramos, kapos ang aksyon ng mga leader ng local at national government, kaya inabot ng siyam-siyam ang pagdating ng tulong para sa mga nasalanta. Ang suma niyan, lack of leadership at each level. Kailangan leadership dito sa on-site . Si Ramos ay isa sa mga punong abala sa mapaminsalang 1990 Luzon earthquake at Mount Pinatubo eruption noong ding 1990. Defense Secretary siya noon at pinuno ng Office of Civil Defense. Nang maging Pangulo noong 1992, minana naman niya ang patuloy na pinsalang dulot ng lahar ng Mount Pinatubo. Bagamat naiiba raw ang bagyong Yolanda, naging mabagal ang distribution ng relief goods. Tila raw walang taong gobyerno na nagkokontrol. What unfortunately we saw during the first 10 days or 2 weeks, starting on the 8th of November, you know, was a lot of double handling, time lost, or time delayed in providing rescue, assistance, and relief. Mabagal daw ang pagdedesisyon na traffic pangaraw sa Matnog Sursugod ang relief goods, kaya sana nadiskartehan na lang ang pagbiyahe nito gamit ang Batangas Port. The whole country is being judged by the entire international community. And what I have seen so far is a reactive kind of government functioning dahil sa pagkukulang ng really long-term strategic advance planning. Nanindigan naman ng palasyo na ginawa ng gobyerno ang lahat na makakaya nito. Ito naman pong nangyaring storm surge ay kakaiba rin dahil kauna-unahang pagkakataon na ganung kataas na storm surge ang naranasan. Ginawa po ng administrasyon ang lahat ng nararapat. Sa kabila ng kanyang mga puna, maingat si Ramos nang tanungin namin tungkol sa performance ni Pangulong Aquino. I think people can judge. I don't have to judge for them. We saw his initial actions and some of them he could have delegated already to some of his cabinet members. Like, he need not be handing relief goods and giving them to this person or that person because his time is very valuable as president. Ano dapat? That's good for the pictures for a while, pero not all the time. Kaya raw siya nagsasalita ngayon ay para ipaalalang kailangan nating paghandaan ang matitinding mga kalamidad dahil na rin sa climate change na problema ng buong mundo. Ilan sa panukala ni Ramos, dapat bigyan ng kakayahan ang NDRRMC na makaaksyon kaagad bago pa man tumama ang kalamidad. Dapat daw itong gawing bureau na may mas malaking budget. Bumuo ng isang komisyon na tututok sa pagbangon muli ng Eastern Visayas gaya ng Mount Pinatubo Commission noon. Dapat din daw mag-training muli ang mga taga-gobyerno kung ano ang gagawin kapag may storm surge at super typhoon. Sandra Aguinaldo, GMA News.